Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa simbahan ng San Padre Pio. Bago natin simulan ang pagdiriwa ngayong linggo ito, pinapaalala lang po sa mga kinauukulan na ipakisara o ilagay sa silent mode ang mga cellphones natin. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon taon pa. Ang ating punong selebrante sa hapon ito ay si Padre John Andre Beltran, Associate Pastor dito sa Simbahan ng San Padre Pio, kasama si Deacon Greg Toralo.
Tumayo po ang lahat at mag-iisa sa pag-awit ng awit ng buwan. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampatalayanan ay iyong binigyang patunan sa pagsaksi ng aming mga ninong at inayag mo kami lubos na kinugkog bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami nawa't maging dapating maging tagapagmana ng kanyang katambad sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa ang mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinam sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyaw. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang pinilataong nakasakay sa ulan. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa, at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro.
Mga pinakamamahal, ang ipinahayag natin sa inyo tungkol sa muling pagbalito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katakalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng dami. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang bubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na mundo. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-uulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa kanlulan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglakos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang lilimaw sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasumaso. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. "Tumindig kayo," sabi niya. "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Every other year,
Ako po ay nagdadala ng mga pilgrims sa Jerusalem. Kaya this coming November, meron pong mga 42 pilgrims kasama ko papunta ng Jerusalem. At one of the most special places in Jerusalem ay ang tinatawag na Mount Tabor. Nagdadala po kami ng mga pilgrims sa Mount Tabor dahil kung itong Mount Tabor, dito po naganap ang transfiguration ng Panginoon. May mga tumutungo sa inyo, I think iba sa inyo ay galing ng Jerusalem. Halos po lahat ng mga kasama ko sa pilgrim ay busy po silang selfie ng selfie, kudakan ng kudakan habang nasa Mount Tabor po kami. At nakakalimutan na nilang makinig ng importansya at relevance ng fiesta ng Transfiguration. Kaya pagbaba po namin sa bundok, tatanungin ko sila, "What did you learn from Mount Tabor?" Naka-selfie po ako, Father. Thanks be to God. No selfies, no interruption, no padakan ngayon para wala po tayong disturbance para maintindihan natin ang relevance at importance ng Feast of Transfiguration of our Lord. In a very basic and simple term, transfiguration means Jesus transfigured and becomes radiant in glory. Nagbago po ang anyo ni Jesus. Pero yan po ay very basic understanding ng fiesta. So allow me to unfold the theology and meaning of transfiguration. Sa bundok ng Mount Tabor, nasabi po sa Ebanghelyo na si Moses and Elijah were present sa bundok na ito at na-witness nila ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus. At baka nagtataka kayo bakit si Moses at Elijah ay nandoon sa bundok. Di ba sila ay mga tao from the Old Testament? Ngayon sa bundok na ito, kasama si Jesus, nandiyan si Moses at Elijah. Si Moses po ay naglalarawan na siya ang nagpakita o nagdala ng Ten Commandments. Si Moses represents the law of God, while Elijah represents the prophets. Natatandaan po ninyo, sa Mount Sinai, ito po last year napunta rin po kami sa Mount Sinai, doon po yung Ten Commandments, mga pilgrims, busy rin po kase-selfie ng kase-selfie tungkol sa, at nakalimutan, intindihin kung ano ang mensahe ni Moses sa Mount Sinai. Pagdala ni Moses ng tablet ng Ten Commandments o pagbaba ni Moses, the people rejected the law of God. Pagbaba na pagbaba, hindi po sila nag-selfie, ano po? Pagbaba ni Moses, dala-dala ang tablet ng Ten Commandments, people rejected the law. And the rejection of the law of God means rejection of God. Subalit hindi nangamba ang Panginoon, kaya pinadala niya si Elijah. Subalit, again, people rejected Elijah, they rejected the prophets, and the rejection of the prophets is a rejection of God. Muli, hindi nangamba ang Panginoong Diyos, kaya sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Again, alam niyo po ginawa kay Jesus. They rejected the Son of God. Rineject nila ang the law, they rejected the prophets, and they rejected the Son of God. And God's purpose of sending the law and the prophets and the Son is to make us holy people. Yan po ang sadya at pakay ng Panginoong Diyos
Kaya ibinigay niya ang law, the prophets, and the only Son to make us one nation and make us holy people. Subalit may katigasan po ang ulo ng mga tao. They love to reject. When people reject God, meaning people are no longer guided by the law or by the spirit of the law. So what do we do? Who do we listen to? Kung hindi po tayo nakikinig sa kasulatan, kung hindi po tayo nakikinig sa boses ng mga propeta, at hindi tayo nakikinig sa Diyos, who do we listen to? And the very reason why there is hate, division, discrimination, and chaos is because we reject and we refuse to listen to the voice of God. The very reason why there are may mga sakin, may makasarili, dahil po ayaw makinig sa turo ng Panginoon. The reason why there are crimes and violence and war is because we reject and refuse to listen to the voice of God. So my friends, how far do we reject God? Hanggang kailan natin siya ipupush away? My recommendation is ipagdasal po natin ang ating henerasyon ngayon. Ipagdasal po natin ang ating mga kabataan na ayaw nang makinig sa turo ng simbahan, sa turo ng Diyos. Ipagdasal natin ang ating simbahan at lalong-lalo na ang ating henerasyon so that we become holy people and one nation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Manalangin po tayo at sabihin na nating pananampalataya. Sumasampalataya sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya po sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa ang kapanahon. Diyos buwan sa Diyos, liwanag buwan sa liwanag, Diyos na totoo, buwan sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa na ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pagkakataon, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay ginawa mula sa kalangitan. Nagkatawang tao sa siya, at ng Espiritu Santo kay Maria Virgen, at naging tao, binago sa krus dahil sa atin, nagpakasahin sa ating tibot siya binago, namatay at inilibig. Hindi siya mabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parang siya siyang tuwi na may dakilang kapangyarihan upang tumuman sa mga buhay at mga patay. Sumasampalataya sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasampalataya isa ng Ama at ng Anak. Nasalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya po sa isang banal na simbahan katolika at apostolika. Gayun din sa isang binyan sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At iniintay ko ang muling pagkabuhay ng namatay at namuhay ng walang hanggaan. Amen. Nagbagong anyo si Jesus habang siya'y nagdarasal. Idilog natin ang ating mga kahilingan sa bukal ng lahat ng biyaya at sambitin natin, Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Mahabaging Diyos, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, nawa ang mabuting asa ng kanyang mga miyembro
ay maging bukal ng inspirasyon at kaliwanagan sa ibang tao. Manalangin tayo. Para sa Santo Papa at lahat ng pinunong relihiyos, nawa magtagumpay sila sa pagtatanim sa puso ng bawat isa ng pagmamahal sa panalangin at pagsunod sa mabuting balita. Manalangin tayo. Para sa kabataan, ang pakiramdam ay hindi sila nauunawaan ng kanilang mga magulang at guro. Nawa makita nila sa mga puro at halimbawa ni Jesus ang sagot sa kanilang pag-aalaala. Manalangin tayo. Para sa ating pura paroko at iba pang pari sa ating parokya, nawa gantimpalaan sila ng Panginoon sa kanilang pagkabukaspalan sa pagdugon sa ating mga pangangailangan espiritual, sa paghahati ng banal na linapay ng salita ng Diyos, ng Eucharistia at iba pang sakramento. Manalangin tayo. Para sa ating pamayanan, nawa magpasalamat tayo at makipagtulungan sa paglilingkod ng ating kura paroko at kanyang mga katulong, at tayo naway maging kasiyasiya sa kanila. Manalangin tayo. Para sa mga sumusunod na intensyon sa misa nito, para kay Clara at Montano Mundia Jr., Nelia Lusanta, Rosalinda Cruz David, Remedios Cuenca Zavala, Ignacio Canto, Domingo Espino, Cristina Santos Sevilla, pasasalamat ni Perla Sotelo, Ronald Seiko, Erlene Joyce Luna, at para sa lahat ng ating mga parokyano. Manalangin tayo. Tahimik namin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turo mo kaming makinig sa turo ng iyong anak na Jesus upang kami magalak sa kanyang presensya at magahari magpakailanman. Amen. Amen. Thank you.
kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal, ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparang nawa na sinag niyang maningin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga't marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noon ang lahat ng umiira ay iyong likha. Siya'y sinugo mo para kami sa dibdib palayani, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na maging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagdiisa niyang iniyunan sa krus ng kanyang mga kamay upang magbukas ng kamatayan at mahayag ng pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin sa pagpapuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa ako. Ipagbunhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay muli pa rin, sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at na si Blaise na aming Obispo at ang kanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapanin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoon Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Thank you.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakaasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ikapagiging kalarawan ng nilubong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mupo tayo para sa ating mga anunsyo. Meron po kayong ibang wikang alam, kailangan po natin nagpunong ninyo sa pag-translate ng ating mission statement sa iba't ibang wika na kuha natin sa recent survey result natin. Kung makakatulong po kayo, please contact our parish office and get a copy of our mission statement kung hindi pa po ninyo kabisado. Religious Education Program po will begin on September 9. Ang orientation din po para sa mga magulang ay sa Agosto 26, August 26. Ang English po ay alas 10 ng umaga at ang Spanish ay alas 12 ng tanghali. Contactin po natin si Yanet Banda sa parish office para sa mga kalagdagang impormasyon. Ang parokya po natin, ang St. Padre Pio Parish, ay nagbubuo po ng grupo na pupunta sa 10th National Eucharistic Congress. Pinakauna po ito sa loob ng 83 taon. Gaganapin po ito sa July 17, 21, next year sa Indianapolis, Indiana. Kung interesado po kayo na sumama sa Padre Pio team, pakikontak lang po ako ni Deacon Ray para sa mga kalagdagang informasyon. Maraming salamat po. At ibibigay ko po ang personal cell phone number ni Deacon Ray kung kayo ay sasama. Tama po. Tama po yan. At nais ko rin po ipaalam sa inyo na nangangailangan po tayo ng Eucharistic ministers, lalong-lalo na sa Tagalog Mass. Kulang na kulang po tayo ng Eucharistic ministers. Kung gusto po nyo mag-training, si Deacon Ready po ang nag-a-assign ng training. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, bumayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.